nakipaglaban para sa katotohanan. At dahil nga dito sa kanyang pakikipaglaban sa katotohanan, ay naitatag niya yung Order of Preachers o yung Dominican Order na hanggang ngayon nandyan pa rin. At marami pa rin silang mga simbahan, marami pa rin misyonero ang nandito ngayon. Mga kapatid, ang katotohanan na ito na pinaglaban ni Santo Domingo ay yung katotohanan din na sinasabi ng ating Panginoon. At ano yung katotohanan na ito? Ang kanyang pagkakakilanlan. May pagkakaiba, knowing about a person is different from knowing the person. Magkaiba pag sinabi nating may alam ka tungkol sa isang tao, at iba din kung kilala mo talaga ang isang tao. At applicable yun, hindi lang naman sa mga tao, pero pati sa Diyos. Hindi ibig sabihin na araw-araw nagsisimba tayo, araw-araw nakikinig tayo sa salita, araw-araw tayo ay nagbabasa ng Biblia, hindi porke ganun, ang ibig sabihin nun ay kilala mo na ang Diyos. Hindi rin naman ibig sabihin na porke lagi tayong nagnonobena, nagro-rosaryo, nagpo-prosesyon at kung ano-ano, hindi porke lagi tayong may ganun, ang ibig sabihin nun ay kilala na natin ang Diyos. Pero ang mga bagay na yon ay ang daan para makilala ang Diyos. Pero ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi naman sa isip lang dapat. Pero ito ay dapat na nasa puso at pananampalataya. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin, may tanungan portion si Jesus sa kanyang mga alagad. Unang tanong, sino ba ako tungkol sa mga tao? Kumbaga parang according dun sa mga naririnig ninyo na sinasabi ng mga tao, sino ba ako? O sabi ng mga alagad, kayo daw po ang si Jeremias, propeta, etc. At ano yung pangalawang tanong? Kayo naman, sino naman ako para sa inyo? At tama yung naging sagot ni San Pedro. Ano yung naging sagot ni San Pedro? Kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At tama yung naging sagot ni Pedro, hindi dahil marami siyang nalaman tungkol kay Jesus, hindi dahil may nabasa siya, hindi dahil sa mga narinig niya tungkol sa ibang tao. Tama yung naging sagot ni Pedro dahil malapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. At ito yung pinaka-importanting mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi sa isip, kundi sa relasyon. Kung gusto nating makilala ang Diyos, kung gusto nating malaman kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin, ang unang-unang dapat gawin ay katulad ng ginawa ni Pedro, maging malapit sa Kanya, magkaroon ng close relationship sa Kanya, magkaroon ng tunay na ugnayan sa Kanya. Hindi lang magkaroon ng nalalaman tungkol sa Kanya, kundi makilala Siya. At mangyayari lamang yun kung tayo ay merong pananampalataya. Mangyayari lamang yun kung tayo ay lagi nag-i-effort na magkaroon ng close relationship sa Kanya. Katulad ng laging pagsisimba, syempre. Katulad ng laging pakikinig sa Kanyang salita. At syempre sa ating pananalangin at sa ating pagtanggap sa Kanya sa Eucharistia. Dahil ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi lang naman sa isip, kundi lalong-lalo sa puso at sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa ay patuloy na kilalanin ang Diyos. At kung nais natin siyang makilala,
magkaroon tayo ng close relationship sa Kanya. Dahil sa pagsisimula ng ating ugnayan sa Diyos, ang ibig sabihin din ng pagiging kilala ang Diyos ay pagtanggap ng Kanyang kalooban. Nandun na tayo, kilala ni Pedro, tama yung sagot niya. Tapos sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ay Pedro at sa batong ito itatatag ko ang aking simbahan. Pero after a while, anong sinabi sa kanya ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. So imagine, at one moment sinasabi niya, ikaw ay Pedro, sa iyo ko itatatag ang aking simbahan. Pero another moment, maya-maya, Satanas. Parang anlabo naman noon, mga kapatid, di ba? Pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kung tayo man ay may totoong ugnayan sa Kanya, katulad ni Pedro, hindi pwedeng hindi natin tanggap kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kasunod ng ating ugnayan sa Diyos ay ang pagtanggap din ng kung ano ang Kanyang kalooban. At ang Kanyang kalooban ay laging hindi katulad ng ating kalooban. Hindi naintindihan ni Pedro na dapat maghirap, mamatay ang Mesiyas. At minsan, hindi rin natin masyadong tanggap, hindi rin natin masyadong maintindihan kung ano ba ang kilos ng Diyos, kung ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, babaksak pa rin sa importanteng sangkap ng ating buhay ang pananampalataya. Kasi mahirap minsan tanggapin ang plano ng Diyos, kaya nga kailangan natin ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, patuloy nawa tayong magkaroon ng pagpapalalim ng ugnayan sa ating Diyos. At habang lumalalim ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos, nawa lumalim din ang ating pagtanggap sa Kanyang kalooban. At sa paglalim ng ating pagtanggap sa Kanyang kalooban sa ating buhay, nawa lumalim din ang ating pananampalataya. At buong puso nga talaga nating masabi ng buong pagkakakilala at pananampalataya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay.